Yo, what's up mga ka-gadget? This is Ken Saki TV at ngayong araw na to magbabalik tayo sa ating nakagisnang ginagawa, ang pagbi-video reaction no ng isang video. So, nakagawian na natin tong gawin, so ibabalik lang natin para dagdag content na rin. So mga ka-gadget, ang unang-unang isasalang natin dito sa ating video reaction ay itong performance ni Sir Andrew E. Live from Batangas City, ang campaign rally nila BBM and Sara Duterte. So tara mga ka-gadget, simulan na natin to. Intro! Props na rin no, kay Sir Jyoti, isa sa mga veterano at magagaling din na rapper. So gusto ko yung mga diss track nito eh. malupit mag-isip, napakatindi mag-clowning. Grabe yung crowd reaction no. Napakatindi. So wala pa rin pagbabago si Sir Andrew no, not ngayon. Same na same pa rin no. Kayang-kaya niya pa rin i-hook o kunin yung crowd sa ganun lang ka tindi na ay ganun lang ka kadali mag-deliver ng mga ano no. Pero kung titingnan mo kung ikaw nandiyan, siguro yung tibok ng puso mo yung tug 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 bago ka makapag-spit ng mga words. Grabe. Kung napapansin nyo yung mga live concert niya, lalo-lalo na sa Hong Kong, Canada, at ibang parts pa ng US, di ba? 50,000, may 150,000 yung dito sa Pilipinas. Pero nagagawa niyang i-hype, no? Sabay-sabay halos yung kumakanta. So, yun nga, no? At isisingit ko lang, no? Insert ko lang, no? Tanong ko ulit sa mga new school. Ito ba yung sinasabi nyo na wala na? Laos na? Di ba? Kita nyo ha, halo-halo yan, may matanda, may bata, pero nakikireact, no? Kilalang kilala si Sir Andrew E. So, di ba? Performance pa lang, 100% kita nyo. Talagang masasabi nyong, wow. Ito mga ka-gadget, no, based on my research, kaya si Sir Andrew E. ay magaling mag-perform sa stage. At kayang-kaya niya nang pasabayin yung mga crowd niya sa pamamaraan niya, no, mga ka-gadget. Dahil si Sir Andrew E. ay isang DJ. Bilang isang DJ, may kita nyo naman sa mga party, di ba? Kayang-kaya nilang i-hook yung mga naandon sa party. So, ganun din yung ginagawa niya sa performance niya. Kaya pansinin nyo, pag nagla-live siya or pag may event siya, meron siyang backup sa likod na pwedeng mag-beatbox or any sounds na pwedeng gawin para makapagbigay ng intense sa crowd, no? Dahil minsan tayo dun sa beat na nadadala na agad yung ano natin, yung kaligayahan natin, no, mga ka-gadget. Ganun siya mag mindset pagdating sa mga gentong klase ng event, mga ka-gadget. Isa pa doon sa mga lagi niyang ginagawa, kahit na nag-concert siya rito sa Gentry, isa sa mga hinahangaan ko sa kanya. At siguro, pagka mapatsyempo na bumalik ulit sa Cavite at nag-concert doon sa Oval, isa ako sa mga talagang kukuha doon sa harap. Kasi
Gusto kong mano eh, gusto kong masungkit yung mga binabato ni Sir Andrew eh. Hindi yan nagbabato ng peke, puro branded yan. Kahit yung mga jacket, may presyo yan. Kahit yung ibato niya tapos firmahan niya, naku po. Kahit may nakasalo, makikipag-agawan ako. Kita mo yon, sabay-sabay yun, no? Hanggang dulo, mula umpisa hanggang dulo, mga ka-gadget. Ganun niya kunin yung crowd reaction. Isa rin to sa nagdala eh, kung bakit nanalo, no? Kung bakit kada rally dinudumog. Kasi unang-una, no, mga ka-gadget, mai-insert ko lang to, ana. Kasi nung umattend ako ng rally, ang nakita ko, ang pagkakaiba ng rally ng Kakampink, huwag na natin pangalanan, Kakampink at saka nung Pula, no? Sa Kakampink, pag umattend ka, puro mga bad image yung binabato nila. Kumbaga lagi nilang binabatuhan ng putik yung kalaban nila. Samantalang kay BBM, na-entertain ka na, napangaralan ka pa, besides hindi pa naninira. Kaya ganun na lang katiwala yung tao pagdating ka sa pagtakbo ni BBM bilang isang presidente. Dahil nga ang gusto ni BBM ay unity, 'di ba? So ganun talaga ganun mag-react yung mga tao. Talagang kung saan pupunta si BBM, sumusunod yung mga yan dahil nga malinis yung kanyang ginamit na campaign, no? Strategy pagdating sa politika. Hindi siya yung tipo na yung ibang ginagawa ng campaign, no? Na pupunta ka ron, makikinig ka. Diba, ang sakit na sa tenga yung pupunta ka sa campaign rally tapos lagi mo ibabato yung paninira dun sa kalaban mong partido. O, diba? So, yun. Sana sa mga susunod pa natatakbo, mindset. Gamit ng isip. Huwag yung puro basura lang yung tignan nyo. Kasi sa tagal nyo na nakaupo dyan sa politika, sa trono nyo, meron din kayong nagagawang mabuti. No? Sabihin na natin na 50% gagawa kayo ng mabuti. O sabihin na natin 100% gumawa kayo ng mabuti. Pero ang titignan ng kalaban nyo, yung pinakamali nyo. Diba? Kumbaga sa puti, may mantsa na maliit, yun at yun pa rin ang nakikita. Yun yung binabato sa inyo. Kaya kung yun sa mga politics na tatakbo next election, mag-isip-isip na kayo. Kaysa magbato kayo ng putik, ang ibato nyo, yung plataforma nyo. Paniwalain nyo yung tao dun sa plataforma nyo. Diba? Tama ba? So kung may opinion kayo, comment lang kayo ha. Kapunta tuloy tayo sa politics sa muta. Puta. Sarap pakinggan eh, no? Kahit talagang makita mo, lahat tumasabay. Galing. Wala pa ako nakikitang rapper na ganito mag-perform na kayang-kaya niyang i-hook yung buong crowd. At isa rin ako sa mga BBM supporters. Para to sa BBM Sara. Kaya ang binuto ko buong unity team kasi nakikita ko sa kanila yung unity. No, na isang sa politics. Ano yung mga polis, oh? Tuluan, eh. Grabe.
Ay, ang ingay, Dr. Inigo. Atay, yun na. Ginamit na agimat. Sino kaya ang pinakamaingay? Kalim. Kaliwa, kanan, gitna. Saan kaya? Batang Genyo! Sana all may talent ng ganito. Batang Genyo! Batang Genyo! Props din, no, mga kagadget. Yung anak ni Sir Andrew E. halos hindi nalalayo sa kanya mag-perform. Kung napapanood niyo yung unang music video ng anak niya, halos same na same din. Parang pinagbiyak na bunga. Genyo! Ready na ang mag-TikTok! Batang Genyo! Batang Genyo! Batang Genyo! At isa pa, no, mga kagadget, no, kung mapapansin nyo, halos lahat ng kanta ni Sir Andrew E. ay hindi nalalaos, hindi nakakalimutan ng tao. Dahil nga, yung mga ginamit niyang, ano, mga ginamit niyang kasangkapan doon sa kanta, eh, nakakahook talaga at tumatatak talaga sa isip ng tao. Yung, alam mo yung tipo na parang gayuma, parang ang ginagayuma pag naririnig mo yung kanta. Pilipinas! Ah, doon pa! Ito to. Ito na yung nagyuyug-yuga kami sa Gentry. Ito yung time na biglang kinanta niya to. Tapos lahat ng tao, mga kagadget, ultimo yung mga matatanda na kaya pa namang umindak. Talagang napapatalo, napapabounce talaga. Grabe. Hindi lang naman sa ano yan eh. Nadadala rin syempre nung beatbox, yung pagbibit nung ano. Nung kasama niya ni Sir Jovi. Yun, no? Swerte, no, no? Sana all. Sana all. Nakasalo. Grabe talaga to, Sir Andrew. Makita ako lang to ng personal. Nako, papapirma ako sa noo. Promise. Dito. Ngayon, sino kaya ang tunay na pinaka-maingay? In the night. Okay. Takot naman. Sana all. Aska. Aki mo ba ng jacket? Madalas lumalabas. Makikita mo talaga kay Sir Andrew E. yung pagiging freestyler eh, no? Kasi ultimo yung old na kanta niya, napapalitan niya pa ng panibagong lyrics. Diba? Doon mo makikita yung talent niya pagdating sa freestyle. Banyong bigayat, ako ay nadirito na sa Batangas upang sa inyo'y magpasalamat. Umipiyok na. Sa dami ba naman ng mga pinuntahan niyang campaign rally, no? Talagang kahit ikaw, mawawala ka ng boses. Eh. Kung hindi sa inyong lahat at kay Inday Sara, wala pong Andrew. Ito, dito ako napapaisip kanina pa, no? Pero yun mo, di ba? Galing tayo sa lockdown. Galing tayo sa issue ng COVID. Pero nung pumasok yung kampanya, buwan ang ina talaga naman, makikita nyo. No? Siksikan niya, no? Diba?
Yun yung ano, yun yung wala naman tayong ano no pagdating sa mga ano. Pero ang napansin ko lang talaga no. Siguro talaga yung mga tinatamaan lang ng ganun eh yung mga yung may mga ano na talaga, may mga kondisyon na talaga na pwedeng pasukan. Pwede siyang madapuan ng ganun. So sana no ngayong ano magtuloy-tuloy na yung ating ano, yung ating restoration. Dahil malaking-malaki na talaga yung naabala ng COVID na yan. Marami nang nalugi, marami nang naghiwalay, marami nang nainip. Diba? So, hindi pa natin alam yung mga mangyayari. Sana hindi na maulit yung lockdown. No? Oh, dale, dale. Galing. Solid yung ano eh. Solid yung beat ni Sir Joti, no? Grabe. Pagpasok pa lang eh. Lupit nung ano no, sabay-sabay, Banyo Queen! Pansin ninyo yung kanta niya na isa, yung Bagong Pilipinas, Bagong Muka. Kita nyo naman ang daming nagparody noon. Merong matatanda, merong bata, merong pang yung mas maliit talaga na makikita mo na nagtitrending sa Facebook. Antindi. Grabe yung ano na yon, yung ilang rhymes ba yon? 2 rhymes yata yun eh. Bagong Pilipinas, Bagong Muka. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko. Diba? 4 rhymes, tama ba ako? Correct nyo ako sa mga rapper dyan, no? 4 rhymes, tama ba? So, yung ginawa niya na yon, talagang nag-grab yun ng, ano, ng utak ng tao. Kaya siguro yung mga, yung 31 million na bumoto, siguro habang panaginip yun, nakakikinig nila, bong-bong na lang iboto nyo, tsaka Sarah, no? Kasi, pag napakinggan mo yung kanta na yun, kahit ano, kahit nga minsan, pag mag-isa ka, pag may napadaan, mapapagaya kayo sa kanta na yun eh, no? Matindi, matindi yung parang virus yung kanta na yun. Hindi naman, ano, hindi virus na nakakasama. Kumbaga, parang nakakapaghatid siya ng mensahe na, uy, iboto mo to kasi maganda rito. Ganon. High school days ako nung sumikat tong ano. This is Blankos, the free-to-play multiplayer game where you can unlock
earn and sell NFTs in game. In Blankos, it pays to play, literally. You can choose to sell your Blankos on the Mythical Marketplace or build an epic collection of iconic designs by the world's most talented artists. Play Blankos your way. Go on solo quests or team up with your friends. Join the party now. Download and play free at Blankos.com. If you want to achieve better results, make a great impression, and save time at work, you should. Dito nung umatin ako ng ano, mga kagadget, nung umatin ako ng campaign rally dito sa Oval sa amin, sa Gentry. Ano yun? Talagang hindi mo mararamdaman yung pagod. Mararamdaman mo lang yung pagod pag uwi mo ng bahay. Pero ako, hindi ako nakaramdam gano'n ng pagod nun. Kasi pumunta ako nun, alas 5 kami nagpunta nun Then nakapasok kami sa pinakaloob. Tapos nakatayo kami nun maghapon. Pero bilib ako doon sa iba, alas 3 pa lang. Tsaka yung iba alas 12, kasagsagan ng kainitan, pero naando na. Grabe. Doon mo masasabi na yung isang botante, talagang solid na sumuporta no, kay BBM. So, kaya nga umabot kami ng 31 million, di ba? Ewan ko lang. Kasi hindi hanggang ngayon, hindi pa rin makamove on yung iba. Props nga pala sa may-ari ng video yun na to kay Yupo Nyako TV. Sana ay naiintindihan nyo po. Ginawa ko po itong video reaction gamit ang inyong video, no? So, ito kasi yung nakita ko na magandang footage. So, maraming salamat po. Bigyan natin yan ng masigabong. Grabe, energetic performance by Sir Andrew E. La Besca. You know, ay, 30 naman nun. Sana all, nakadampot ng ganon.
When the night eh, lagi yung closing niya. At di na tayong ilaw. O madalas kumakanta mga Patanggenyo together with Andrew. Mga kaibigan, maraming salamat, palakpakan naman mga kaibigan. Napakasarap po sa aking puso marinig na kayo nag-enjoy sa... Alam nyo, naaalala ko, no? Kasi ano bang year yung nasa Maynila pa kami noon eh. Nung panahon pa nila Amado Bagatsing at saka dito Atienza. Nakikinig ako ng mga meeting di Avance at saka Rally. Pero hindi ko naramdaman yung nagbabatuhan sila ng mga tiraan sa sarili no, mga panahon na yon. Maganda pa yung ano noon eh, meeting di Avance o gentong campaign rally noon. And parang napasok na lang yata yun ito nung nasumunod na admin, na bago na yung campaign rally. Meron, depende kasi talaga yun sa campaign rally organizer eh. Kung ano yung may isip nilang ano. Pag nag-iisip na negatibo yan, matik yan, yun yung ipapahayag niya doon sa mga team leader. Eh ngayon may mga trolls na rin eh, di ba? Yun yung nga, o ganito, ganyan, sirahan sa mga, ganon. Maraming ano yan, maraming... Lalo na ngayon, talaga naman, 'di ba? Pag nagbigay ka ng mensahe through internet, kakalat na 'yan kahit saan. So ganun ka pangit ang campaign ngayong panahon na 'to, ngayong era na 'to. So ultimo yung kababahuan ng tae mo ilalabas. Ganun ka ano. So sana mabago yung ganung klase ng ano no, campaign kasi hindi siya healthy. Hindi siya healthy sa buong Pilipinas. Kasi unang-una nababalita yun. So para mo na rin isinambulat sa buong mundo na gano'n ang mga Pilipino pagdating sa politics. No? So tuloy na natin. Aking mga awitin, kaya mga kaibigan, buksan ninyo ang inyong mga ilaw, mga kaibigan, at akin ang susuklihan kayo ng pagpapakilala na kanina yung pang hinihintay at alam ko excited na kayo sa isang tao hindi pa yan nakataas, wala pang drone yan naluklok bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City Sarah kay na kanina at yun na ano mga kagadget dito nagtatapos ang ating video reaction about dito sa campaign performance, campaign rally BBM Sarah no? Unity team ang performance si Sir Andrew E. Isang napaka awesome, ha? Energetic, ha? Ayan. At isa sa pinaka, no? Pinaka best performance na kahit sino man ang itapat, eh walang nakatalo. Biruin mo yung buong ASAP Live, tinaob lang. Andrew E. lang sa kalam. Diba? Dinagdagan pa ni Gab Balanciano, Andrew E. lang sa kalab. Diba? Ganun lang yun eh. Hindi mo kailangan gumamit ng mga sikat na artist. Pumokus ka lang sa isa. Eto oh. Diba? Nag-iisa lang. Ang dami nyo. Oh, diba? Wala. Taob. Diba? Gentong klase ng performance lang ang kailangan ng tao. Yung mapapasaya ka buong gabi. Bawing-bawi yung pagod mo pag gento yung napapakinggan mo at napapanood mo sa entablado. Aanihin mo nga yung maraming sikat, puro mabaho naman ang binubuga. Diba? So, next time, gento ang gamitin nyo yung strategy. Baka sakaling, kayo na ang susunod. Yeah, diba? So, tara mga kagadget. Tara mga kagadget. Pagbuloy-tuloy ako. So tara mga kagadget, closing time na tayo. So hanggang dito na lang ang aking video reaction. Sana ay natuwa kayo, nabigyan ko kayo ng entertainment din sa aking video reaction dito sa aking content. Hanggang dito na lang. Peace!